Taka, sige na pinalawa at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, na partner mo sa balita at serbisyo. DWAY 1332 kHz. Sunshine Radio, Kabanatuan City. Iba sa iba, sa iba, sa iba. Magandang hapon mga kapartner mula Luzon, Visayas, Mindanao, na kung saan ay patuloy pong umantabay sa atin pong programa. Araw po ng Miyerkules, Agosto 12, 2020. At tatanggap na ho tayo ng mga pag-ulat mula ho sa ating mga matang agila patroller sa iba't ibang panig ng ating bansa. Dalawang LTO enforcer sa Tugigaraw City arestado dahil sa extortion. Ha? Alamin natin ang buong detalye mula kay Lito Mananes. Lito, pasok! Transportation Office, Regional Office 2, ang naaresto sa isinang gawang entrapment operation kaugnay sa kasong extortion sa lungsod ng Tugigaraw. Kinilala ang dalawa na sina Chito Apatag Ligutan, 45 years old, residente ng Camasi, Peña Blanca, at Darwin Isidro Pawig Turingan, 41 years old, residente ng Alibago, Enrile, Cagayan. Sa ulat ng Cagayan Police Provincial Office, Provincial Director, Police Colonel Ariel Kilang, habang binabaybay nila Donovan Ladives, 34 years old, driver, residente ng Pulang Lupa 1, Las Piñas, at Bongbong Javier, 45 years old, driver ng Daang Sarili, Cabanatuan City, Nueva Ecija, ang National Highway sa Barangay Magdarulog, Enrile, Cagayan. Pinara ng dalawang LTO enforcer ang naturang close band at sinabi sa kanila na kolorum ang naturang behikulo na itinanggi ng dalawang driver at itinakita ang kaukulang dokumento. Sa kabila nito ay kinuha ng enforcer ang OR at CR nito kapalit ng halagang 30,000 piso at inutusan ang dalawang driver na sumunod sa isang restaurant sa Maharlika Highway, Pengue, Ruyo, Tugigaraw City upang iabot ang halagang hinihingi. Agad tumawag ang driver sa kanilang employer at humingi ng tulong sa Enrile Police Station at Tugigaraw Police Station at agarang ikinasa ang entrapment operation. Nakumpiska sa dalawa ang isang kalibre 45 arms core kargado ng 7 bala, 2 magazine, 16 na may light ammunition, isang piraso ng genuine 1,000 bill at 19 na piraso ng 1,000 bill bilang budol money, isang temporary operator's permit, kasong robbery extortion at violation sa Republic Act 10591 ang isinampa sa dalawang suspect. Mula rito, Lito. Yes, kasama yun. Lehitimong empleyado ba ng LTO Region 2 yan? Yes, kasama Jod. Lehitimong empleyado ng LTO Region 2 itong dalawang suspect, kasama Jod. Okay. Mula rito sa lungsod ng Santiago, Lito Mananes nag-uulat para sa Matang Agila ni Jude Briones sa DWAY 1332 Killer Sunshine Radio live by streaming worldwide. Salamat na Lito mula dyan sa lungsod ng Tugigaraw sa Cagayan Valley. Naku naman, akala ko nawala ng mga ganyang gagawa ng mga taga LTO. Naku, LTO regional pala ng region to itong dalawang kumag na ito na papara ng isang bihikulo at sasabing kolorom at hihingi ng pera. At mabuti na lang ay talaga hong buo ang loob ng may-ari ng bihikulong kanyang pinara ng dalawang LTO'ng ito. At kinikikilan ng 30,000 piso. Ayan, imbes na mga panikit ang hawak-hawak ninyo, mga matitigas na rihas na bakal dahil sa inyong kagagawan.